Welcome back, guys, to my channel. And this is Shanix. So, ngayon, magre-review tayo ng model kit from Bootleg Daban. So, stay tuned. So, welcome back to my new episode. Ngayon, may re-reviewin tayong model kit from Bootleg Daban or Gaugau. This is the Barbatos High Grade. This is the box. Nothing special. So, what comes to the box? So, your runners na pinanggalingan ng kit, tinapon ko na. So, may manual kayo makukuha. Standard manual. At, meron kayong makukuhang V stand. Ito yung mga natira. Tapos meron din kayong makukuhang extra arms. Ito yung extra arms niya, guys. Meron siyang shield na nakalagay. Tapos yung parang arms dun sa likod sa mga weapon. Ayan. Sadly, hindi kasama yung parang cannon niya, yung parang bazooka. Bibili kaya yata na separate part nun sa Bandai. Sa Bootleg, hindi ko alam kung meron. Next, puto tayo sa accessories. So, sa accessories, ito ang kasama niya. Itong mace na malaki na ito. Yung katana. Ito is one piece only. Ayan, pwede nyo i-customize siya, pwede nyo kulayan. Ito, two-piece. Merong part dito na ito magkadikit yan. Yun lang yung kasama niya sa accessories. Very, very minimal. Nothing special. So, ito yung first form yata ni Barbatos o second form. Hindi ko alam, hindi kasi ako fan ng IBO. So, ayan siya, guys. Buksan natin ilaw. Ayan. Ito yung high grade 1144 Barbatos Gundam. So, as you can see, hindi ko ginamit yung mga stickers. Kinulayan ko siya, guys. Pwera lang, dito kasi sa may gilid na to, yellow dapat yan. It's supposed to be yellow. Hindi ko siya kinulayan ng yellow dahil wala akong Gundam marker ng yellow. Bibili pa lang. So, ayan. Wala pa siyang top coat, guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo at reviewin na. Ayan. Ito, plain white yan yung likod na yan. Kinulayan ko siya ng gray using Gundam markers. And this side also is plain white. Kinulayan ko din ng gray. Kasi, tinignan ko sa manual kung anong kulay niya. Ayan. Tapos, yung sa dulo ng kanyang feet, ganon din, gray din siya. Pero pag nakuha nyo siya, plain red siya. Itong mga crest niya is kinulayan ko rin ng Gundam marker. Hindi ko ginamit yung sticker, guys. Napakapangit na stickers. I suggest kulayan nyo ng Gundam markers. Ayan din. Tapos konting panel line, yung sa mukha, ganon din. Kinulayan ko din. Ayan. Titinda ng itlog sa labas. Okay. So, explanation. Full frame ba ang high grade? Hindi, guys. Pagdating dito sa gawing baba, putol na siya. Ayan. Hindi siya full frame. It is not full frame model kit. Yung ulo din, hindi rin. Okay? Pero pwede na. Kung gusto niyo siguro ng full frame, you should buy the full mechanics or the master grade. Ito kasi, kaya high grade ang kinuha ko dahil maliit ang space ko dito sa bahay. So, dati, gusto kong mag-master grade, napagtanto ko is wala akong space. Nasisikipan sila. So, I have to sell my master grades and convert it to high grade. Okay? Sunod, punta tayo sa articulation. So, first, yung ulo.
Medyo matigas ang ulo. Medyo tight siya. So, eto. Yung polycups niya, sa kanya, dito, sa may, yan, dito. Medyo maluwag siya. Kaya, dahan-dahan. Ayan. Yan ang kanyang movement. Sunod, dito. Yan yung pinakasagad. Aha. Sunod, sa kanyang waist. Medyo matigas siya. At naiikot din naman. Sunod, sa kanyang foot. Legs. Ayan. Ayan, natutodo naman. Okay. Sunod, dito sa kanyang paa. Naiikot yan. Medyo masikip lang, guys. Nawi-wiggle-wiggle naman siya. Ayan. Itong ankle armor is gumagalaw din. So, kaya niya din mag-split. Ayan. Kaya niya mga ganyang movements. So, problems to be expect. Problem number one, itong sa backpack niya is maluwag. Ayan, maluwag. Nalalaglag siya. Ito. Problem number two, yung polycups siya rito sa shoulder is maluwag din. Natatanggal. Problem number three, itong armor niyang ito, nag-i-split siya in two, natatanggal din siya, maluwag. Problem number four, this one, napakasikip. Kailangan nyong lihain. Other than that, meron pa pala. Problem number ano ba tayo? 5 or 6. Nasa loob kasi siya eh. Yung itong hindi ito sa may waist niya. Hindi siya ma-snap together. So, kailangan iguglo mo. Natatanggal kasi siya. Ayun. Yun yung mga kailangan nyo i-repair dito sa kit na to. Other than that, wala na. So, very standard na barba to siya, guys. Kung gusto nyo ng medyo maporma, you should buy the Lupus Rex and Lupus or the other forms of barbatos. Ito yung standard. Okay. So, yun lang guys. Nabili ko to sa TC, kay TC Hobby sa Shopee. Sa kanyang prices, this is 220 pesos. Hindi ko lang alam sa seller, baka 300 sa kanila. Pero ito, nabili ko lang 220. Napaka mura, no? So, should I recommend this kit? Bootleg? Siyempre, oo naman. Kasi, sulit yung 220 mo. May konti ka lang repairs na gagawin. The panel lines, kita naman. The designs, kita naman. Ang pangit sa kanya, stickers. Kailangan mo i-disregard yung stickers. Kailangan mo siyang kulayan ng Gundam marker. Para lumabas talaga yung pagkabarbatos niya. Yung totoong design niya, guys. Yung sa mata niya, guys, kinulayan ko yan ng ano, hindi ko rin ginamit yung stickers. I didn't use the stickers on it because ang pangit, trinay ko siyang ilagay, hindi siya nakapwesto ng maayos kahit anong ayos ko. Misalign yung pagkakat ng sticker. Misalign siya. So, ayun. There you have it, guys. HG Barbatos from Daban or Gaugau. So, sunod natin re-reviewin is yung Bael. Yun. So, yun guys. Thank you for watching. Sa mga new subscribers and welcome to my channel. Don't forget to check my playlist. Ayan. Sa mga nanood ng mga latest videos ko, marami pong salamat. Okay. This is Shanix. Thank you for watching and see you on my next episode. Goodbye, guys.